Good day mga ka-EA! Welcome back sa ating YouTube channel and for today's video. Eto, update tayo yung Team North natin. Marami nang tatanong kamusta na ba raw yung mga nakaraang na pinakita natin ng mga bagong pisa ng mga young bird. Kung ano na itsura at yung kalusugan nila. Kasi nga na-peste nga tayo dito sa loob. So eto yung update. Ayan. So okay naman kahit papano yung ating mga young bird. Hindi naman sila nadamay dun sa peste na naganap sa atin. Kasi nga sumalangit nawa yung ating inbreak. So eto yung ating mga young bird na gagamitin next year sa ating North Tray sa SJDM RPA. Ayan. So yung iba dyan pang ending, yung iba pasingsing. So etong clutch na to lahat majority pang North Trace natin next year. Yung mga susunod na magiging clutch na mga magulang nila. So, lahat yun, pour out. Kung wala naman magda-direct acquire sa atin, syempre, isasalang na lang natin. Ilalatag na lang natin sa ating ending bird. So, mura lang naman tayo magpa-ending bird. Pero kung merong gusto mag-direct acquire, ayun, yung mga susunod na mga clutch nito, basketball by next year, sunod-sunod na yan, lahat ng ilalabas nun ng mga magulang nila, pour out na natin. Oh my God! Yeah! Okay, so dumako tayo dito sa una nating young bird na magka-nestmate. Ito, yung magulang nila, yung stop ban rate na nakakross sa ating Vandenbroek. Mga bio pigeon line to, mga imported pure line yan. Mga milky bar pa rin yung nilabas. Majority nung mga anak nun, talagang ganito. Wala pang nilabas na throwback or anything na rare color. So, kamukha-kamukha ng mga magulang. Ayan. So, yung isa dito, nakasing-sing sa atin ng SJDM RPA, tapos commercial ring. Old bird, young bird na to mga kaya, medyo madungis lang. Tapos, ito, pasing-sing naman sa atin to, nilagyan ko lang ng commercial ring. Ayan. Dapat may iaabot sa akin na sing-sing etong si Hajin Love TV. So, shoutout kay Hajin Love TV. Ayan. Ang problem, hindi siya nakapunta sa ating loop. So, sabi niya, idol, okay na yan. Commercial ring na lang. So, ito, possible, pwede itong maklaim by first week ng December. Pwede nang harvestin. Okay? Yahoo! Tapos, dito naman sa sumunod, ayan, no? Ito, medyo halos ilang days pa lang ba ito? Parang 8 days or 7 days old pa lang ito. Ito naman, anak naman to ni 86 na nakakross African Black Eagle natin na si Mr. Popo. So, si 86 ay nestmate mismo yun ni 85, no? So, ito, may mga ano na to, may mga dugong batusay na to. Okay? So, yung isa dito, same pa din, nakasingsing natin na old bird at young bird sa ating club, SJDM RPA. So, ito yun. Tapos, itong isa, ano ba to? Ayan. Itong isa, commercial ring PHA, tapos naka-persoban natin. May nasilip kasi ako doon na may sobra pa pala akong persoban. So, sinaksok ka na dyan. So, ito, possible, ilatag natin sa ating pa-ending bird. Baka by December. Okay, palalaki lang natin ng konti. Huwag mo tapakan. Ayan. So, itong dalawa na yan. So, yan. Mga linyada pa rin yan ni Batusay. Pamangkin buo to ni 85 natin. Yung nilalaro natin ngayon sa South. So, maraming nag-aantabay kung ano magiging resulta o performance niya ni 85 sa ating karera ngayon. So, bukas unloading day para sa ating second lap, Pio Duran yan. Pero, check pa rin natin kung condition na ba ulit si 85 para sa nalalapit na second lap derby natin. So, eto, dumako na tayo dito sa makulit to eh. So, eto, speaking of 85, etong checkered na to ay kapatid sa nanay ni 85. Ang lahi naman yan, yung ating Vandenwegen na hen, nakakross dun sa ating kak na Masili line. Shoutout kay Boss Glenn Nazareth. Ayan, yung kak galing sa kanya. Dapat yung kak na yun, ililipad ko na norte yun. Kaya lang nang naging problema, tinopak ng tinopak. Kumbaga, basta nahihirapan ako sa kanyang papasukin sa loob. Laging tumatambay sa labas. Tapos, total na antala rin naman yung pinakakarera natin na norte. Tapos, nag-south. Tapos, nag-north. Tapos, bumalik na naman ng south, di ba? So, yun, naisipan ko, total, nagparisan na sila. So, brinid ko na. So, eto na yung produkto nun. Ayan. So, eto, hindi umabot eh. Dapat, lalagyan ko din ito ng old bird tsaka young bird na sing-sing. So, anong nangyari? Eto, commercial ring na lang ang naisaksak ko sa kanya. Ayan, yung kulay orange. So, hindi ko na siya nasaksakan ng young bird na sing-sing na SJDM RPA. Meron pa ako natitirang isa dun kasi ang plano ko nga, lima na sing-sing ng SJDM RPA yung ating gagamitin. So, yung nag-iisa na natira doon,
gagamitin ko sa magiging anak ni Batusay. So wala pa rin ano eh, wala pa rin itlog si yung kapares ni Batusay, yung ano eh, yung inbreed ampatuan eh. Pero siguro tantsa ko to, sure bull na yon. Baka December or end of November magbuga na ng itlog, at pag napisa yon by December 2nd week or 3rd week, yun na yung sisingsingan natin ng ating ano panghuli na SJDM RPA na pang-young bird category. Tapos lalagyan ko rin ng commercial ring para pwede rin siyang isali kung sakasakali. Old bird naman din. Ayan. Tama po ba yun? So ayun na nga no, mga ka-EA. So kanina nga nagpa-force play ako. So eto na si Hayabusa tsaka si Saber. Ayan na, pumibiktory na. Lagi ko silang pina-force play kasi nga naka-set na sila sa atin para sa padating na susunod agad na south. Ayan. Medyo ilang pa rin pala lumanding itong dalawa na to. Oh, no. Di pa rin gamay yung ating pinaka ano, location. Pero ang maganda yung ano, yung mismong raging performance nila sa ating lock pag nagpapa-force play tayo. So yun, dumako naman tayo dito sa huli. At pang pinali natin na batch ng mga young bird ayan, mga ka-EA. So ito na no, mga ka-EA, update ulit tayo. So yung mga kanina na pakilala ko sa inyo na mga YB, pinagbabalik ko na muna rin sa manggulang, lalo na yung isa na medyo mas malaki kasi nga ang likot niya, tinatapak-tapakan niya, nakikita nyo naman yung mga young bird na pipit-pit yung ulo tsaka yung leg. So ito yung existing natin na pa-ending bird ngayon, mga ka-EA no? So puno na nga agad yung 100 slots. So, nangyayari, inaantay ko na lang yung full payment ng lahat na nagpa-reserve ng kanilang mga slots. So, yun. So, ito is anak ni Batman na nakakross kay 41K. Ayan. So, ito na white flight. Parang si Robin yung mukha, di ba? Medyo white top. So, ito, same din. Naka-young bird, old bird sa atin na Sing Sing. Tapos, ito naman na pang-ending bird natin. Commercial ring lang to. Na ilagay natin, ayan. By end of November, pwede nang harvestin tong dalawang young bird na to. So, lahat yan, mga pang-north natin. Tapos, salang or lalatag natin sa ending bird. Yung mga direct acquire na gusto, by next year yan, PM-PM na lang. Pero kung walang mag-a-acquire sa mga papos natin, edi, ganun pa din. Latag pa rin tayo, ending bird. Tapos, para sa ating pinale. Ito yung sa ngayon na batch na pinaka-bet ko. Hindi bet sa performance, pero bet ko sa kulay. Ayan. So, susubukan natin yung linyada na to. Actually, yung tatay, meron na napatunayan, matnog finisher na yung cartus. Yung hen na bloodline yun ni Chris Katakuta na GB sa atin, ng tropang kalapatids natin. Yung ibon na yun is, ano eh, saddle. Kung tutuusin, unknown na siya. Pero dahil saddle nga siya, kumbaga may mga bumibili ng mga ibon na mga ganun eh, di ba? Yung mga rare color kung tawagin. So, ito, yung huling batch ng kanilang young bird sa ngayon, eh, yan. Nagmana sa lolo't lola. Kasi yung mga lolo't lola nga nito, eh, mga saddle. Si 2x overplay champion kasi, eh, maraming mismark, no? Na kulay. So, hindi niya nakuha o hindi niya namana yung pagiging saddle ng lola at nung mga magulang niya. So, etong apo niya, ay itong apo nung mismo magulang ha, ni 2x overplay champion. Iyon, medyo nag-throwback yung kulay. Ayan, at nakikita nyo naman, saddle. Ayan, so medyo excited na ako sa paglaki niya. So, ito yung nag-iisa natin na off-color na saddle na ililipad natin sa norte next year. Ayan, mga ka-EA. So, ito, sinuksukan ko na to ng young bird, old bird na Sing Sing. Tapos, napakalusog. Siguro, ma-harvest natin to sabay-sabay na by ano na to, first week ng December or last week ng November. Ayan, so eto, di ko sure kung ano to, kung hen ba to or kak. Ayan no, napakapogi, pero tingin ko may mismark pa rin pala. Ayan no, may kulay ng pagka bluebird dito eh, kasi yung pure saddle talaga etong mismong part na to puti, yung dibdib leeg puti, tsaka yung buong ulo puti, pero tingin ko may mismark pa rin talaga siya. Ayan, pero okay lang naman, at least ang ganda ng kulay niya. Sana mag-perform siya na maganda sa dulo, no? So maganda siya isali sa ano, sa off-color category kung sakasakali. Old bird, young bird pa rin yung Sing Sing yan. Ayan. Dito ko natatapusin tong video na to. Shoutout sa mga solid supporter natin dyan. So yun muna update natin dito sa ating vlog. So yung latest na kondisyon ni 85, malalaman nyo sa susunod na upload natin kung maisasampa ba natin siya ng second lap Piyuduran. So ingat mga kalapatids. Keep safe. God bless.